Contest. Uy, alam ba, pag kumakanta ka raw sa harap ng pagkain, tatanda kang dalaga? Hmm? Ikaw rin, baka ayaw makapag-asawa dyan. Hmm, that's being superstitious. Ang talagang tatandang dalaga dito sa ating tatlo ay itong si Sis... Sabi yun! Eh, sino ba namang lalaking lalapit sa'yo? Eh, sobrang dunong mo. Bakit? Masama ba yun? Of course! Siyempre, gusto ng guys, madodominate ka nila sa lahat ng bagay. Alam mo, dapat makapangasawa sa atin, Sina eh. Oo. Oo nga! Hoy, huwag niyo ako isali sa kalokohan niyo, ha? Bata pa naman kayo, Inay, ah. Hindi ba kayo nalo-lonely for love? Inay, kung mag-aasawa rin lang naman kayo, ang piliin niyo na yung matalino para lalo maging intelligent ang family. Ako naman, no, Inay, ang gusto ko yung masipag at karinyoso para lalo magka-full of love ang ating bahay. Mga ugok, eh kung mag-aasawa din lang ang Inay, eh di dapat yung mayaman na.
Hindi nyo ba alam that money makes the world go round? Eh, bakit puro pag-aasawa ang bukang bibig ninyo? Eh, kibabata nyo pa. O, sige, pasok nyo to sa loob. Ha? Huh? Ayun, banda na po. Ang marada! Tayo ula, mga... Oh, doon ka na pumarada, ha? At may dadaan ditong karosa. Hoy, mga anak! Ingatan niyo yun, baka matapon! Sing! Naku, Ditse! Ditse! Naku, ginulat mo ko! Mabuti naman, napasyal ka! Kumusta na? Pwede bang hindi? Piyesta yata, Ditse nyo. Palalampasin ko ba yung handa mo? Uy, ito na ba ang mga pamangking ko? Nire-regla na ba kayo? Naku, hindi pa ho. Oh, itong isang to, walang kibo. Siguro dalaga ka na, no, ha? Lusing, sino ba ito? Yan si Selena, ang panganay ko. Ay, yung anak mo kay Ingo. Anditsi naman. Oh, dito naman sa dalawa, sino anak mo kay Augusto? Anditsi naman. Pareho ko na anak yan kay Augusto. Pareho? Eh bakit singkit yung isa? Maski ba aso eh, pag nanganak, hindi lahat kulay puti. Siyempre, may lalabas at lalabas ding patik-patik. Mm. Ay, siya nga pala. Si Dong, oh. Tito Dong nyo. Kamusta mo kayo, Tito Dong? Halika, doon tayo sa itas manood ang parada. Oo, sige. Ang swerte mo naman, Ditse. Ang gwapo na nabingwit mo. At bata pa. Dating border ko yan. Ay, naku, sing. Ang husay niya sa romansa. Pero hindi kami kasal. Nagsasama na kayo? Uy, bakit? Sa ilaw naman ako natuto. Po? Mga pila balde. Hindi na nahiya. Naka-display pa. Ang kakapal na mga mukha. Eh, sino naman ang barakong nasa balko na yon? Ay, ewan. Siguro yun ang bagong kabit niya. Ayun ba? Ako ito si Lucy. Hindi na nagsawa. Saksakan na lang din. Tama ka. Siguradong aanak ka na naman yan. Uy, huwag ko ako titignan ng ganyan, ha? Matanda yata ako sa'yo. Ay, naku, sa dami ng problema ko, kailangan ko naman yata ng konti relaxation. Bakit? Ano ba naman ang problema mo? Ay, naku, Diyos ko. Iilitin na ng bangko, Tres Hermanas. Wala akong perang pambayad. Kaya naman ako sa'yo lumapit eh. Alam ko naman tutulungan mo ko. Sino nga yun? Kaya pala, yung magkakapatid na yan. Iba-iba mga mukha. Sisumbong ba yung panganay? Eh, hindi ba mistisong kanu ang ama nung pangalawa? Mistisong in cheek yung huling kabit. Talaga mahilig yan sa mga mistiso. Ano mo didilihensya mo rito? Eh, walang-wala rin kami. Eh, hindi naman ako utang sa'yo eh. Pasasanla ko lang tong bahit lupa mo. Eh, teka, kakausapin ko muna mga anak ko, ha? Mga anak, hali muna kayo rito. Bakit pumapasok sa tenga ko? Ate! Naku, ate, laki na pala ang suso mo. Eh, siyempre, ako pinakamatanda sa ating tatlo. Liit? Hmm? O nga, wala eh. Sino nagsabi sa'yo? Meron yata. Ayan, sige, ano pa kayo? Pagtutulungan niyo ako eh. Ayoko na. Uy! Sarap ng tubig. Dong, massage naman my back. Gusto ko yung madina-madina yung kamay mo sa likod ko, ha? Mmm, sarap. Anong ko? Sige na siya ako. Ayoko na. Uy, tayo na mag-ensayo pa tayo. Mamaya pa ng mga alas 7 yung amateur contest eh. Maski na! Sabi ni Sister Virginie, may ensayo pa daw tayo ng mga bandang 4 o'clock eh. Nay, mauna na kami. Mag-ensayo pa kami. O, sige mga anak! Pero ang gusto ko yung win nyo sa akin, yung first prize ha!
Siguradong first prize na kami, Nay. Wow, ang sarap. Din mo pa. Ayun na. Ano ba mo? Oo, oh, ayun na. Oo, oh, ayun na. Anong ba? Ayun na. Hoy, saan ka nakatingin? Mamaya mo, dudukitin ki mga mata mo eh. Masay mo ka. Madiin! Pitse, halika nga rito sandali. Bakit? Bakit, Lising? May linta ba? Ha? Ha? Dong, hawakan mo ko. Bakit? Ano yun? Pitse, makihipo nga. Para kasi ang daming bukol-bukol sa ilalim na susuko eh. Sus Mariosep, meron nga. Kailan peto? Ewan ko, ngayon ko lang napansin eh. Baka, sir, pahipong. Patingin ka sa doktor. Tayo na to sa health center. Meron doktor doon. Tayo na! Dong! When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que será, será? Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que será, será? When I grow up and fall in love, I'll ask my sweetheart what lies ahead. Will we have rainbows day after day? Here's what he'll say to me. Que será, será. Whatever will be. The future's not ours to see. Excuse me now, huh? Que será, será. Maraming salamat po, pero hindi po kasali. Ipagpatawad ninyo. Bakit siya? Halika, sandali. Bakit siya? Ang nanay ninyo, dinala ko sa health center kanina. Pero kinakailangan pa biopsy sa ospital. Biopsy? Maaga na tapos. Baka hindi naman serious ang sakit niya. Serious man o hindi, nakakatakot pa rin. Patay na ba? Maliwala ka. Parusa ng langit yon. Danga kasi. Yung mga lahing yan, mga malalande. Uy, ano ba? Hindi ba kayo makikiramay? Tsaka naman, parang wala silang masabi. Oh, sige, Ben. Halika na, kain na. Mga kababayan, people from the Mayroon City, Ligaya, Ras Gordon, Back Rogers, at lagi na nabang upatay. Uy, ang ganda pala ng loob na bahay ni Lusing, ano? Ngayon lang ako nakapasok dito. Halika. Tignan mo radyong ito, oh. Antigo ito. Ha? Siguro mahal ito ngayon, ano? Uy, ang ganda eh, naman natin sa paradyo. Siguro, regalo sa kasal yan. Hindi naman ikinatal sa Lusing, ha? Ganun ba? Selena, nakikiramay kami sa inyo. Kawawang mga bata. Napakabuti niya si Lusing. Uli lang inaka mo. Parang nga ho. Bakit? Nay, kain na ho kayo. Susubuan ko kayo. Nay, itong gatas inumin niyo na ho. Pampalakas ho ito sa katawan. Sige na naman ho, inay. Tumating na pa, pare. Nay.
ka namin ni Nay. Huwag niyo akong yakan. Lalo lamang naghihirap ang aking kalamuban. Ang isipin ninyo, ang inyong kinabukasan at tsaberta ninyo. Na sana tsaberta ninyo. Wala pa po. Selina, anak. Ikaw ang panganay. Huwag mo sana mababayaan ang mga kapatid mo. Mangako ka, Selina. Mangako ka sa akin. Hindi mo sila pababayaan. Opo, Inay. Magmahalang kayong mabuti. Kahit anong mangyari, tatagan niyo ang inyong kalooban. Inay, huwag ko kayong magsalita ng ganyan. Mag-aral kayo mabuti, mga anak, upang matupad ang mga pangarap ko sa inyo. Mataas ang pangarap ko sa inyo. Sige na, mga anak. Kailangan handa ako ng aking sarili para sa Panginoon. Sige na. Uy, mahiyahiya ka naman. Huwag kukunin niya. Pa, may utang din yata sa akin si Lucy. Paano kung di niya ako mabayaran? Uy, magtigil nga kayong dalawa. Malaki ang utang na loob sa akin ni Lucy. Akin na yan. Dapat mapunta sa akin yan. Ayun na yan. Ah, dito na lang ako ang iuwi. Ayun na akin yan eh. Ayun na akin. Ayun na. Ano ba? 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 Ito ang pangako ng nanay mo sa akin nung ito malakas pa. At ito, sa akin to. Ito ang kabayaran niya sa amin. Wala naman naman kami alam diyan. Pwede ba solid niyo muna sa kanan natin pag-usapan to? Ay, naku, hindi! Ay, hindi! Malinsa! Ay, mamang dalakaw! Akala niyo siguro kayang-kaya niyo na mga bano? Bakit? Sino ka ba? Ako ang tiyahin na magkakapatid. Ay. At kayo, mabuti na lamang dumating ako. Kung hindi, wala magtatanggol sa mga bata. Hindi nyo na ginalang oras ng kamatay ng aking kapatid. Mga wala kayong konsensya. Ibalik niyan! Aba, may utang yata siya sa amin. Ibalik niyan sa amin! Bayaran muna kami! Ibalik niyan! Bayaran muna kami! Bayaran muna kami! Long! Diwan niyan! Kayo po ba si Roberta Serrano? Yes, Father. Ipinatatawag kayo ni Aling Lusing, pati na ang... Ay, mga anak. Sa'yo ko sila pinakap. Alagaan mo sana sila mabuti. Umasa ka, Lusing. Ang mapagbibila ng bayan ay siya mong gagamitin sa pampapalaki at pag-aaral lang aking mga anak. Oo, Lusing. Nangangako ako. Kung gano'n, papanatag ng aking kalooban. Gabi na ba? Mabuti pa. Buksan niyo na ang mga ilaw. Gusto ko nang matulog. Selina. Corazon, Cecilia, kantahan niyo naman ako. Nakatulog ako. Sige na. Sige na. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Kiss and love, still love. Whatever will be. Oh,
Professor Gray. Never know if I love you. Please, my sunshine away. La la la, la 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 la. La 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 la. Tama na yung corazon. Nakalimutan mo na ba yung bilin sa atin ng nanay na huwag tayong malulungkot sa kanyang pagka? Wala. Akin na nga yan. Noon, welcome daw. Tayo na. Bertie, sino sila? Ah, boys, may pamangkins. Ah, siya si Corazon. Hi, I'm Gary. Oh, the night will be cold. Never let me go. Once again. Oh, hindi ako impressed. Bright girl. Careful, boys. Mga pamangkin ko yan. Hey, gitara mo, patid. Maswerteng gitara na hinaplos ng malalantik na daliri ng isang magandang dalaga. Yeah! How bad way can you be? Gusto mo dalhin natin sa plaza? Hinihingi niya eh. Di bigay mo? Thank you, ah. Oo, tama na yung sosyalan. Gusto ko na magpahinga. Tayo na, pagod ako sa biyahe. Hey! Did you happen to see the most beautiful girl in the world? Gary! Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, huwag mo ko sasabihin pag tumutugtog ako? Wala ka bang appreciation for culture? Ah, siya nga pala, siya si Maestra Lucrecia Bailen. These are my pamangkins, Maestra. Si Corazon? Cecilia Pochang, but what's in a name that which we call a rose? By any other name that would smell as sweet. Shakespeare, scene 1, act 3. Hindi po, ma'am. Scene 2, act 2. Clever, clever. Ay, siya nga pala, si Profesora Urtula. Hello. Have you ever heard of Rachmaninoff Girls? Let's go, girls. I'm in a hurry. Come on, come on. Jang, dito ba yung katira ng nanay nun? Nung araw, matagal na yon. Ang ganda pala ng bahay ng nanay nyo. Ang ganda! American colonial period pa lang architecture ng bahay na ito. Turn of the century! Aywan, boarding house lang to ngayon. Pwede ba? Bilis-bilisan nyo at gusto ko na magpahinga pagod na pagulok sa biyahe. I don't understand. Mahirap naman ang inay pero maganda naman ang bahay nila, no? Hindi lang malabo. Weird. Bumaba kayo dyan, pumani kayo sa kabilang hagdanan, yun ang magiging kwarto ninyo. Dahan-dahan, girls. Pasensya na kayo, ha? Sa bagay, may dalawang kwartong bakante rito. Sayang naman kung may dumating na boarders, 300 ang isa. Di sa 600 ninyon. May panggastos na kayo at may pangmatrikula. Ha? Okay, girls. Pahinga na kayo, ha? Matulog kayo ng maaga, marami tayong gagawin bukas at magluluto pa tayo ng pagkain ng boarders. Thank you.
Baka bumagsak to, ah. Naku, mabuti pa kayo. Muwi na lang tayo. Baka matetano lang tayo dito, eh, Nay. Oh, ano ba kayo? Halika na. Kung sa akin lang, okay. Pwede naman tayong mabuhay na mag-isa eh. Kaya lang, nangako tayo kay Inay, di ba? Mag-tease na lang tayo. Sige na, ayusin na natin ang kwarto. Sige na, tahan na. What is his name again? Daniel David. Doesn't he look obscene? Si Corazon. Mukha nga wala ituturong mabuti yan eh. Pero okay lang yun. Mahirap kasama. Uy, buti mo ko sinasagot. Ha? Some more? Kumusta na siya? Kumusta? Excuse me. Sino? Do you mind? Silet. Huh? Silet. Selina, dito ka maupo paghahay mo, ha? Hindi, dito siya maupo sa tabi ko. Ako nga pala si Edgar. Ako nga pala si Ado. Ako si Boyet. Brings you to this forgotten city? Well, tahimik dito. No distractions to interfere with my writing. Are you a writer? Anong tawag doon? An editor? you mean author. Children should be seen, not heard. Lumang tugtugin na yan, Miss Lucrecia. Ha? Huh? Bakit? As teachers, we should encourage children to speak out and to develop the capacity to think for themselves. Okay ba lahat? Yan ang sekreto ng Tres Hermanas. Good food and lodging. Mamaya na kayo kumain pagkatapos ng lahat, ha? Nakakaya naman sa mga boarders. Baka may kailangan pa sila rito. Oh, bakit walang kanin dito? Corazon! Kanin! Tonta! Idiota! Pati kanin inulog mo! Kulay siyala ka nga, pero stupid ka! Kunin ang walis! Eh, hindi ko naman yung sinasadya eh. Sinabi ng kunin ang walis! Naku, mga tanga! Na-na-na-na-na-na-na-na! Oh, shit lang dito! Oh, shit lang! Na-n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 a
Good fairy. I'm leaving today. Bakit mo papatulan niya? Alam mo naman, shocking tao eh. Shock. New York. Hi, Selena. Hoy, mabuhay po ka namin. Ako, treasurer, ha? Ako, sergeant at arms. Teka muna. Boys. One at a time. Teka. Isusulat ko. Sige. Ay, para may hinahanap si Selena. Selena, ano ni Hunt, no? Naglagya tayong, ano? Baka matulungan kita. Naglagya. Boys, nakita niyo bang lapis ko? Ah, ito! Hindi naman yan ang akin, eh. Finders keepers. Akin yan eh. Nakasulat dyan ang pangalan ko. Selena.
In the Greek language, Selene is the word for moon. Genius. Hey, I'm G3. G what? G3. For Guillermo the Third. Hoy, genius. Ano naman ang Greek word for landi? Ikaw! Well, we must have some order, even if this is not a class. I said, quiet! How can we have elections if we have a pandemonium like this going on? You there! Eh, kasi, these two baklas are making ongoy at my back, eh. Boy. Mr. Torre. Yes, Mr. Luciano. Professor Luciano. Now, what's this monkey business about? We have no bananas, sir. What's so funny about that? You, sir. Mr. Torre, if you do not behave yourself, we will have to dispense with you. That's better. You may now give your nominations for freshman president. I respectfully nominate Guillermo Gonzalez III for president. I move that the nomination be closed. I second the motion! Congratulations, Mr. President. Thank you, sir. Thank you for your confidence in me. Ngayon, serious na tayo, ha? Ang susunod na manggulo, yayarihin ko personally. I promise, ha? Inaminate mo ako for Vice President, ha? Oo na! Okay, the table is now open for nominations for Vice President. G3, I nominate Ana Marie Lusuriaga for Vice President. I second the motion. Dali, close the nomination. I move that the nomination. I nominate myself, Selena Serrano, for Vice President. I second the motion. Okay, all those in favor of Ana Marie, please raise your hands. 8, 9, 10, 11 votes. 12 votes. All those in favor of Selena, raise your hands. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 votes. G3, ikaw, hindi ba ako boboto? Sorry, Ana. Hindi ako pwedeng bumoto unless it's a tie. Sir, may I be excused? I have a headache. As in the ancient Greek tradition, we see a proliferation of sexually oriented themes. Thalion statues, Dionysian festivals. Come down, Urtula. Aside from a dull wit, you also have a poor eyesight. That is Daniel David's literature class. Come to think of it, what is it doing out here? But you haven't answered my question. Ano ang mahalagang contribution ni D.H. Lawrence sa world literature? D.H. Lawrence? My goodness! D.H. who? I was getting there, sir. But the Greek model is a logical takeoff for any discussion on literature and the arts. Hindi ba nung panahon ng mga Greeks, nasa open air din ang mga classes ni Socrates? The very pathetic class of Socrates. Di natalbukan ka ng protege ni Serena! Pakiexplica lang, Aday, kung ano ginagawa niyan dito. Hindi ba high school lang yan? Di nagsisit in! David Herbert Lawrence's poem, Love in the Farm, was anthologized in Collected Poems, published in 1929. Fine. Okay, let's move on to the poem then. Let's have one of you read a few lines. Cecilia. His lips meet mine, and a flood of sweet fire sweeps across me, and I drown against him, die, and find death good. Bravo! Bravo! Mr. David, really? D.H. Lawrence? Since when does his work been part of his syllabus? Miss Lucretia, ang totoo eh, sinusubukan kong dagdagan ng topics ng literature courses. D.H. Lawrence is sickeningly obscene. Kindly explain. Class, listen. This is interesting. Hindi ba lahat na sinulat niya ay banned? Excuse me, ma'am. Sir, ang nobelang Lady Chatterley's Lover lamang ang pinagbawal. Pero piniyagan din to noong 1960s. Even then, nagkamali sila sa ginawa nilang yon. He has very explicit love scenes. And the words, puro four-letter words like... I can't say it. Meron ka mang kopya nun? Heh!
Are you scared of words? What do you mean? Words like tits, balls, cunt, fuck. Class, words are just tools. Nasa paraan ng paggamit natin ng pagiging bastos o hindi. Ang mga salitang yan. Now, why do you think the author of the book, Lady Chatterley's Lover, used these highly descriptive words and wrote those vivid descriptions of love scenes in the novel? Cecilia, my dear child, bakit? Nabasa mo na ba yung Lady Chatterley's Lover? The expurgated or the unexpurgated edition? My goodness! Sir, di ba mga works ni D.H. Lawrence show the conflicts between modern man's natural instincts, gaya ng sex, laban sa values ng isang industrialized society? There. Cecilia, dear, I still believe you're immature for this sort of thing. Yeah! Too scandalous for words. These girls are so maharot. Just breeding these girls. Oh, ayun! Ayun, tatlong alaga mo! I'll teach them a lesson if I were you. Pinipakita lang niya si Gary, natataranta na kaagad siya, ha? Parusahan mo sila. Banking is not enough for them. Hindi sila makalalampas sa akin. So naman, porque wala lalaking pumapansin sa kanya, eh. Lahat sinisita. Because they're too dumb for me. Sinasabi mo lang yan kasi hindi ka pati tamaan. Yan, sige nga, kulitin mo nga yan. Selena! Corazon! Cecilia! Halika kayo! Halika kayo! Bakit ngayon laki dumating? Ha? Ha? Hindi pagkatapos sa eskwela, diretsyong uwi dito sa bahay at marami kayong trabaho ang gagawin? Siguro kayo mga naglalakwat siya pa, ha? Ha? Sa akin ang galing? Sa eskwela ho. Eh, kakadismiss lang naman po namin eh. Wala pa naman ng alas sa isa. Ayoko kayo sumasagot sa akin ng ganyan! Yeah! Gary! Ano ba? That's not music, that's noise! Yeah! Yeah! Urtula, do you remember this? I was 25 then. I just turned on the process. Hi, beautiful. Corazon, sandali lang. Nakita mo lang ako kahapon, nag-freak out ka na eh. Nakaka-turn off pa mukha ko. O nga pala, ito na palang gitara mo. O parang bago na to, ha? O catch! Mahilig ka pala sa sounds, ano? Siguro mahilig ka rin sumayaw. O, wala pang ka-thank you dyan. Mabuti pa itong gitara lang kakausapin ko, eh. Mr. Gitara, ano bang gagawin ko sa chick na to? Ni ayaw akong kausapin. Nakaka-turn off, eh. Sabi naman ng tita ko, simpatiko ako. Mabait, bright boy, at malakas ang sex appeal. Wow, mas lalo nakaka-turn off, ano? Wow, believe na ako sa sarili ko, napatawa kita. O, dyan na ako, ha? Natawa ka rin pala, pinahirapan mo pa ako. Hindi mo ba alam na hindi na uso ang hard to get? Kahit ano pa sabihin mo, uso pa rin ang babaeng Pilipina. Wow, corny! Don't see? You soap naman my back, you scratch my back, and I'll scratch yours. Ah, Dongsi, siya nga pala. Uy, merong pinagbibili dong rilong, markan JP, bagay na bagay sa'yo. Ano yan? Eh, Chang, nailag akong Vice President ng Freshman Assembly. O, eh, ano ngayon? Eh, hihingi ko sana akong pangbili ng damit para sa induction ball. Pambili ng damit? 100 lang ho, Chang. Wala akong pera. Oh, ano pang inintay mo dyan? Di ba sinabi mo wala akong pera? Chang naman, very important ho kasi ito. Please naman, Chang, oh.
Talaga ikaw, babae ka, makulit ka, no? Sinabi ko sa'yo, wala akong pera, wala akong pera, wala, 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 wala! Tinlamig lang, ma'am, si, nakakaya sa mga kapitbahay. Kakainis, eh. Eh, hindi naman ho pera niyong hinihingi ko, ha? Di ba't may perang iniwan ng inay? Ang pinamatrikula niyo? Ba, anong kala mo? Milyonaryo nanay mo? Ba, naibang ka. Yung utang niyo sa amin, yung pinagsalanaan ng bahay at lupa namin. Iha, ang usapan namin ni Lusing, sumalangit na ang kaluluwa niya. Eh, sa isang taon pa ako magbabayad. Eh, yung alahas, anong kasunduan niyo ron? Ha? Alahas? Yung alahas na nasa lata ng biskwit na isinilid ninyo sa bag niyong blue nung naghihingalo si inay. Sinilid? Pinagbibintangan mo ba ako? Chaberta, kitang-kita ko kayo. Hoy, Kundesa, tinago ko lamang yon para pag-ingatan. Pag-interesan ko ba yung alahas ng nanay mo, puro tansupit ng baso? Eko mo nakaw. Eko lo sa inyo, sa mga kalokohan nyo. Eh, di ba may party kami dito sa boarding house? Ang punyetan to, ang lakas-lakas pa ng loob magreklamo. Ang laki-laki na yata nagagastos ko sa inyo. Umpisa lahat sa pagkain. 2 pisong komida. Times 3, 6 pesos. Times 3, 18 pesos. Bukod pa dyan, ang kuryente, ang tubig, ang sabon na nakukusumin nyo. At bukod pa dyan, ang pabahay, ang damit, ang sinelas na ginagamit ninyo at ang siskwela araw-araw. Sige, kwentahin mo. Kung tutuusin, kayo pa may utang sakin. Umalis ka na at matutulog pa ako. Eh, paano ho yung damit ko? Wala akong pakialam sa damit mo. Kung kinakailangan magbahag ka, magbahag ka! Buisit! Lena. Kayo po pala, Chong. Bakit ho? Si Taberta mo yan. Eh, hindi niya na ginagamit. Nakakumbisi ko siyang ibigay lang sa'yo. Eh, hindi po yata ito... Di ba nangangailangan ka ng damit? Kakasya sa'kin, Chudong. Baka maremedyo, ha? Pwedeng remedyoan. Konting kipot dito. Tabasan lang sa laylayan. Ang ganda ng material, Chudong. Siguro ho mamahalin nito. Salamat, Chudong. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako makakapunta sa ball. Sige ho, ah. Matutulog na ako. Salamat ho ulit, Chudong. That mirror there. What mirror? Where? Who can that attractive girl be? Which what, where, whom? Such a pretty girl, such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty me. Hoy! Baka mahuli ka na, dalian mo. Ay, naku. I look all right na ba? Ano oras ko uwi? Antayin ka ba namin? Sino kasama mo? Sino mag-aantay sa'yo, ah? Go to bed now, girls. Good night. Sandwich, 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 s
Aray, tingnan mo, oh. Tingnan para. Mukhang mas malakas ang bot nila, oh. Tanda ka, bili kong sa'yo, pare, oh. Miss ko ka sa dalawang chicks, oh. Anong dalawang chicks? Marco Lobaro, di ba siya tama na sa Selena at Ana Marie? Di ba kausin ng rival-rival, pare? Days ko naman shot sa Selena. Pare, dalawang ka, oh. Emil, hindi pa? Akin lang, wala ka talaga, oh. You wanna buy a kiss, boys? Sige, gawin na lang. O sige, kayo muna mag-partner, ha? And our dying guest, kiss you, and get a fire back, for the president of the freshman, I send 100 back for a peck. Mr. President, don't keep a little. Hooray for the president! President, alms for the poor, 200 bucks for my lips. You see, you'll be helping a lot of poor people, Mr. President. I'll buy that kiss. 300 bucks. Sa akin na ho to. Carnet Claudia Serrano. Valse, Niño Bello. Tango, Niño Bello? Rumba? Niño Bello? Ah, ito siguro si Niño Bello, ano? Sorry ho. Ba't hindi ko kayo magsalita? Ah, alam ko na. Siguro yan ho yung Niño Bello na nakaparehan sa sayawan, ho. Alam niyo, si Ate Celine, nag-attendin ho ng sayawan ngayon, eh. Alam nyo, excited na excited ho siya. Ang ganda-ganda ng damit niya sa Claudia. Tinastas mga ho namin yung isang damit at sa Berte. Saka alam nyo, magdamag pa nga ho kami niya nanabas at nagtatahe. Sayang, sana nakita nyo ho. Maganda ka pa rin kay Ana Marie. Thank you. Lovely girl. Nakikita mo ba ito? Ano yan? Broken heart? Loka. Ito ang ticket sa Sweetheart of the Year dance. Siyempre, si G3 ang partner ko. Not so. At bakit? Sa dancing mamaya, ang magka-partner yung magkahawak nitong magkaputol na heart na to. The girls will get one half, the boys will get the other half. Ngayon, kung sino ang magka-match nitong heart na to, sila ang magka-partner. Well, make sure that I'll get the other half of the heart na hawak ni G3. That's easy, lovely girl. Ang lagay eh. Blackmailer. Oh, etong 50. 50? Ang lagay? Ganito lang ang presyo ni G3? Alam mo, hindi ko dapat gawin to. Ako yata ang secretary ng freshman assembly. Ako yata ang treasurer, darling. Will this do? Naku, ibibigay ko kasi Lina ang pinakapangit na freshman. Satisfied? Good girl.
Baka magka-match tayo ng ticket. Uy, sure match yan. Hindi magka-match eh. Sorry ah. Are you sure? Patsy, paki-explica mo nga to. Excuse me. I believe you have the other half of my heart. Sa inyo nung namatay ina nyo at nang namatay na kayo ng gutom! Hayop ka, animal! Gerta! Konti lamig! Kailit na bagay eh! Mga bata lang yan, pagpasensya mo na! Wala pang isip! Magsabi kayo ng totoo! Sino kumuha sa inyo? Sino? Hindi po ako! Hindi rin po ako, Chang! Hindi rin po ako, Chang eh! Mga lintik! Anong gusto yung palamasin? Lumakad yung damit ko pumula sa aparador ko at pumulupot sa katawan ni Selena! Mga letse! Ikaw! Kamin! Ha? Puhulog kita sa buntana! Walang yakap! Siya po nagbigay ng damit! Sino? Siya po nagbigay ng damit sa amin! Dong! Kita mo na! Kita mo na itong mga walang yan to! Itong mga putok sa buhay to! Ikaw pa ang pinagbibintangan! Itong mga hayop nito na walang utang na loob! Dong! Tumawag ka ng pulis at ipakukulong natin itong mga walang yan to! Tuturuan natin ang leksyon hanggang hindi aamin ang katotohanan! Ako na lang pong parusahan nyo, Chaberta. Ako pong kumuha ng damit. Wala po silang kasalanan. Walang iya! Magnanakaw! Ulo po! Ang ingata! Babayaran niyo yung damit ko! Binili ko lang 200 pesos yan sa Manila City! Tama na, tama na! Halika na! Halika na! Nung 1963! Tama na! Halika na! Magnanakaw! Ulo po ka! Kaya sa kapit ba, sigaw ka ng sigaw! Ano ka ba? Pinamasan ang wardrobe ko! Halika na! Tama na yan! Hindi! Kukunin ang damit ng may damit! Papasensya ko na yan! Mga bata yung hiri! Bakto! Pero sa ngayon, wala tayong magagawa. The law respects the natural authority of parents over children. And since ulila na kayong magkakapatid, si Berta ang lumalabas na natural guardian nyo. Ikaw din ang nagsabi na kay Berta kayo inihabili ng inyong ina. And also your property. Legally, that makes her not only your guardian, but also the legitimate administrator of your estate. Wala na ba kayong ibang kamag-anak? Baka sa ama mo meron. Ha, ha, ha.
Oh, come on. It can't be that bad. I'm sorry. I'm sorry. Sayin niyo na ako yung sakin. I don't know what to do. Attorney, di ba pwedeng singilin na lang namin ang utang sa amin ni Chaberta? Sa gayon na makakabalik kami sa Nayon, sa bahay at lupa namin doon, kaya naman namin mabuhay na mag-isa eh. Selena, Selena, be practical. You're underage. Hindi ka papayagan ng batas at ng lipunan sa plano mong iyan. How can you raise two sisters when you're practically a child yourself? The loan of Chaberta cannot be liquidated until after a year. You signed an agreement. To get you away from her, we shall have to prove that she's an unfit guardian. Kailangan maghanap ng ebidensya para makumbinsi ang court. Mahirap yatang maghanap ng ebidensya na ganun. At malamang, kung manalo man tayo sa demanda, the court will assign you and your sisters to an orphanage. O di kaya, maghanap ang court ng foster homes or foster parents para sa inyo. Maaring magkahiwa-hiwalay kayong magkakapatid. Ayoko mangyari yon. Then be patient. In 6 years, you'll be an adult, legally. Then you can do what you want. In the meantime, try to get along with your Chaberta. Ang buhay ay pakikibaka. Makibaka ka nang may ngiti sa labi. Ikaw ay nasa edad ng pinakamaligayang panahon sa buhay ng isang tao. Ganyan lang. Smile. Attorney, ano kaya kung mag-asawa ko? Magiging guardian ko bang mapapangasawa ko? Aba! I love you. O yan ang hindi mabubura. I love you, I love you, I love... Yan ang power ng love, Cora. Kahit anong gawin mo, lilitaw pa rin ang lilitaw yan. I really love you, Cora. Please say yes now. I love you. Gary, not here. Baka makita tayo ng teacher. Eh ano? Gary, you think I'm an easy girl? No, 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 no. It's just that gusto nga ipakita ang feelings ko sa'yo. I really love you, Cora. Please naman, just one kiss, oh. Gary! Ay! Ha? Huh? Sabi niya. Sige, bye-bye. Sulat? Ang bango. Bubuksan ko na, ha? Dear, dear, Daniel Loverboy. Yuck! Give me that. Don't you realize that I'm practically naked? So? So, have you no shame? Why? Is your body ba nakakahiya? God made it. Therefore, it is beautiful and holy. Shut up. We're above ordinary people. Kaya walang mali siya sa atin ang mga bagay na yan. I said, shut up. Ano ba itong tinatype mo? When I was 1 and 20, I heard a wise man say, give crowns and pearls and rubies, but not your heart away. Hindi naman sa'yo ito ah. Kay Husman yan eh. Ginamit ko lang introduction. Now, do you mind? I'd like to read my letter. Sino sumulat ah? Si Connie. Ano sabi? Dadalawin daw niya ako eh.
Oos talaga? Kailan? Sa... It's none of your business. You ate my sandwich. Connie? Mm-hmm. Connie? Hmm. Anong hmm? I mean, hindi siya bagay sa'yo. I mean, tignan mo na lang. Sinong babaeng susulat na ibabawad pa ang sulat sa pabango? At ang amoy, yuck! How cheap! At sino babaeng susulat ng lover boy sa isang intellectual na katulad mo? And look! Tignan mo kung mag-makeup! Ang kapal! Sobra-sobra talaga! Ikaw ang sumusobra. I ought to spank you, you brat. Tapos pasok ka sa kwarto ko, binabasa mo private mails ko, kinikriticize mo pa girlfriend ko. And you ate my sandwich, damn it! Cecilia. Cecilia, I didn't mean... I can talk on campus morality. Cecilia! Doesn't he realize that he's almost nude? Naked as the day he was born. Do, mi, sol, sol, do. Sis, bakit? Ikaw kasi hindi ka kumakain eh. Buti pa kaya magpatingin ka sa clinic sa eskwela. Ah, hindi na, oy! Yung nga. Na-delay lang kasing period ko and sakit. Ilan buwan na ba yan, ha? He! Do! Biro ka ng biro dyan, samantalang ikaw itong in love. Ha? Huh? Talaga, ano pa? Di ba hindi ka mong in love dyan? Kala mo, hindi kita nahanap, ha? Ano? Parati kang hindi makakain, hindi makatulog. Parati ka pang parang may iniisip dyan. Tsaka, parati kang nakatingin sa kanya. Sa kanya? Kanino? Kanino pa? Chang, sandali lang, ho. O, Cecilia, iwanan na kita. Samahan ko lang ang Chang sa beach, eh. Sandali lang ho, sa Claudio. Kunin ko lang yung panligo ko. Miss, sama ako, ha? Iniisip mo ba iniisip ko, Lucrecia? Hindi na dapat isipin pang maliwanag. Do, mi, sol, do, la, la. Uy, Shalom, kurasan! No, Shalom, oh! Boyfriend pa siya nung bata siya. Strict ang parents nila. Hindi sila pinakita. Na-indisperse sa boyfriend. Isang araw, suicide siya. Napakalulot siya agad. Mula noon, wala nang kinausap sa Claudia mo. Because of love? Yes, because of love. Sabutin mo na ako para hindi ako ma-broken heart. Ba't mo pa ako inapura? We have lots of time for that. O sige, kiss na lang kung ganon. Lalo ayoko. Kung ayaw mo, stolen kiss na lang. Anong pagkaling, itiwan mo ako. Itiwan mo ako, ano ba? Okay, if you don't want, better lang for me if I die. Then die. Sige ah. Oh.
Can't you see I love you? Please don't break my heart in two. I'm not made of wood, and I don't have a wooden heart. There's no strings to all this love of mine. It was always you from the start. This is Connie Saldivar with tonight's edition of Tele Magazine, featuring our country's quaint places. Stay tuned, we'll be back after a word from our sponsor. Cut! Manay! May mas quaint na lugar doon. Okay na okay. Not telegenic, I'm sure. At naku, may pagka-art nubo ang loob, Dai. Oh, sige, set up na. Strangers, when they meet. Halika na nga, Didi. Hindi tayo kailangan dyan. Sorry, lover. Nainip ka ba? Sandra, touch. I just thought you came to visit me. Incidental lang pala. No, I thought I'd be killing two birds with one stone. Don't be selfish, darling. Remember, I'm a career woman. Sandra, lip gloss. Eh, ba't gusto mo pa ako makita kung busy ka? I mean, I might be interfering with your work. It's no bother, darling. And don't give me that sulking stuff again. Besides, you haven't even kissed me hello. I'm sorry. Hello. Hello, darling. Sandra, blouse. Talk somewhere. It's been a long time since we, Of course, darling. Connie, nakaset up na! Coming! See you later, love. Okay. Do I look gorgeous? Connie, ano ba? Great. Coming, bitch! Do I look gorgeous? She's too big, that's what. Shut up. Nag-umpisa ka na naman, ha? Hindi naman siya dating ganyan, eh. Nung nasa college pa kami, eh. Simple lang siya. Sweet. Intelligent, tulad mo. We attended the same class, read the same books, went to see the same movies. Till one day we realized that we were in love. Pero ewan ko kung ano nangyari. We just slowly drifted apart. Come, come, enter the glorious past through this wonderful old houses, intact and well-preserved. Cut! Next costume ko, Sandra. Oh, Lucas, saan ang next setup? Nakaka-10 rolls na tayo, darling. And there's still many houses to explore. We should drive Vega next time. Oh, run along, girls. Bawala ng araw. Okay. Oh, Sandra, try Earth Colors next time. Sumasama na ako sa Ferrucci. Oh, love, may naisip ako. A wonderful idea. Kasi nangangailangan ng writer ang telemagazine. Eh, di ba writer ka? The pay is good. I'm sure double pa si sinasahod mo rito. Anyway, look, love, let's be together, just like old times. Ano say mo? Connie, slow down. You won't be happy on television. Who's this? Cecilia, my friend. She's also a student in the school where I teach. Oh, I see. Teacher's pet, huh? You were saying, Forget it. Your friend here thinks it's a lousy idea anyway. Ang ibig ko sabihin, hindi na babagay kay sir ang lifestyle ng television. Lifestyle? Television? What do you know about it, little girl? Intellectual siya eh. Di ba ang tawag sa television is an idiot box? A little knowledge is a dangerous thing. Cliché. See? Kita mo na, television is a one big cliché. Cecilia, that's enough, huh? It is not enough. I will not tolerate insolence. Pero Connie, totoo naman ang sinasabi niya, di ba? Hey, wait a minute. Ang ibig mo sabihin, kampig sa babaeng yan? Of course. Definitely. Absolutely. She's just a kid. Huwag mo na siyang patulan, okay? Yun na nga eh. Baka ikaw pa pumatol dyan. Kailan ka pa naging child molester? Pack up na yata kayo eh, oh. Pack up na. That was uncalled for. Pack up! So this is what I get. Pumarito ako dito para bisitahin ka. I've traveled thousands of miles through dust, heat, bumpy roads to this boondocks. And what do I find? My first love shacking up with that impertinent punggok. Lucas? Didi? Saan ba yung mga baklang yan? Did you call us? Sobra na yatang na-expose ang negatibo sa lugar na to. Nothing extraordinary anyway. Especially its people. I think we should try vegan. I told you, vegan is better. Oo, takot kayo. Well, it's not the heat. It's the humidity. You know, I just returned, and even I find the climate very stifling.
sun must do wonders for your complexion. You Filipinos are beautiful as a peach. Thank you, thank you. You should meet my son. Extremely handsome. Naturally. Looks after his father. I look all right, ba? Sure, ikaw ang pinakamagandang chick dito eh. Everyone will love you. Everyone? How do you know? I know. Hi, Mom. Iho, why are you late? Hi. Oh, Laura, this is my son, G3. Hi. Hi. Howdy. The Babbitt's from Dallas. His fiancé, Ana Mari Bujibiaga. But you're not Ana Mari. No, Mom. May present Selena Serrano, Vice President of our class. How do you do? Pleased to meet you. How are you? G3, you never told me your mother is so lovely and still so young. Why, thank you. What did you say your name was again? Celine. It means the moon in Greek. Oh, what a clever girl. And pretty, too. Oh, you're too kind. Ah, Celine, how nice to see you again. How are things at home? They could be better, but heaven knows they could be a lot worse. You know each other? Of course, she's my client. Serrano? Serrano. Ah, the family that owns the banana plantation in Davao, yes? Oh, no, not really. Actually, Mom, her family's in the hotel business. Hotel business? That's wonderful. Yes, tourist industry here must be booming. Oh, yes. I hope you're enjoying your stay here in the Philippines. Have you been to Baguio, Zamboanga, or Tagaytay? I'd love to visit Dal someday. Just imagine the cultural center of the American ways. And where John Fitzgerald Kennedy was shot. The greatest man of our generation. I do declare, if it isn't Miss Social Climber herself. Oh, hello, Ana Mari. What a surprise to see you here. The last time I saw you at a party, you had nothing on. What? Ana Mari's always kidding. Who's kidding? Not at all. Me. Us in school, they all saw her. It was my auntie. She was upset that night. Her aunt tore off her dress because she bought it without permission. Oh. Oh, it was really nothing. Just a family squabble. What a family. She and her sisters are treated as servants in that awful boarding house owned by her aunt, who is living in sin with this young drunkard. Oh, my gosh. My Lord, I think... Are you all right, Tom? I'll get some ammonia. Right over. Just fell right down. My word. Unan, Unan! It's nothing, really. She just fainted. It seems. Chismosang proa. Give her some air. Iha? Is she better? I think so. She's better now. Good. Celine? I'm glad. I'm sorry. I don't know what came over me. That's okay. Oh, it must be the heat. It's been terrible. Really. Oh, my goodness. I forgot about the other guests. Now, why don't you two run along and entertain them? But, Mom... Oh, don't worry, my dear. I'll take care of our little friend here. Now, move along. Move along. I would like to know our little Celine very well. Ah, feeling better? Yes, thank you. Well, you are a very clever girl. I mean, you're not considering G3 seriously, I hope. I beg your pardon. Ang ibig kong sabihin, Iha, that Ana Mari and G3 have been very close since they were kids. At bagay naman silang dalawa. Hindi ba? Diyos ko, ang gaspang pala ng kamay mo. I should give you cream for your hands. Do you wash the dishes in your
hotel or boarding house or whatever. I... I hope you're not going to faint again. Are you? I must go home now. It's been very nice meeting you. Yes, it's been very interesting. As I was saying, Chitri is a lovable bastard. Selena! Gusto ko nang umuwi! Sandali! Selena! Oh, why, it's you, Ana Mari. Is the water cool? Oh. Sige, good night, ha? Samahan na lang kita hanggang sa loob. Hindi, baka magalit si Chaberta, eh. Eh ano, gusto mo isigaw ko that I love you, eh. I love you! Shhh, tayo na. Oh, bakit dito ako nakatira, hindi doon? Kasi, dito ako nakatira at hindi doon, okay? Ah, don't give me that shit. Okay, okay. Kinukulit mo ko. I'll give it to you. May parte kami sa bahay na yan. Pero dito kami nakatira. Ewan ko kung paano nangyari yun. Someday, I'll get that house back. And someday, it will be us again, G3. And someday, marry me, won't you? Someday. I'll marry you any minute, Sel. Who? Gusto mo lang makipag-sex sa akin ngayon eh. Totoo, Sel. Ang alin? To marry me or makipag-sex? Labo mo naman eh. All right, all right. Sige na nga. Naniniwala na ako sa'yo. Night. Oh, kids, nung unang dumating ako, nakakita kita. And I knew you were good for me. The boys. I don't feel well, eh. Nasusuka ako. Hey,
If you don't mind, Miss Lucrecia, but I'm worried about Cecilia. She hasn't been feeling well. Oh, but Daniel, it's just a beautiful day. The music is inviting. The breeze caressing the trees. The sky, the sea, the beach. Oh, Daniel. Anong ginagawa niyo, sir? Binabato ko yung ulap para umalis. Para lumuwag naman ang ating mundo. Tama, sir, oh. Lumuluwag na. Oh, tama na. Baka biglang tuloy ang magtampo ang mga ulap at hindi na magbalik. Eh, ano? Kailangan din natin ng konting ulap para hindi naman masyado mainit ang araw. Tandaan mo, Cecilia. Laging dalawahan ang anyo ng buhay. Kailangan harapin mo silang pareho. Tulad ng batong yan hawak mo. Ah. Ikaw ay pwedeng matisod sa isang pirasong bato. O kaya'y gawin tungtungan para pumaitaas. Ang mahalaga, ang bawat stumbling block sa buhay natin ay gawin natin stepping stone. Ay, watch it. Aray! Naku, ow! Aray! Huh? Ang sakit! Aray ko! Aray! Are you all right? Okay lang to, sir. Okay lang eh. Nagsusuka ka. Marami kasi ako nakain kaninang umaga eh. Gusto mo dalhin kita sa doktor? Wag na. I'm sure meron siya pang tanggal dyan. Ayoko. Baka masakit eh. So, that's it, ha? Ipapatanggal nyo. Mr. David, you are not only immoral, but also a lecher. Sinasabi ko na nga ba, hindi dapat tinanggap yan dito para magturo. Dapat palisin yan dito. He's a bad influence on the students. You're not only immoral. You're also a lecher. A lecher? Ano ba pinagsasasabi ninyo? Aba, tayo pang minura. Baka gusto mo i-bulgar kita dito. Listen, everybody! Huwag kayo magtiwala dito! Dito sa manyak na ito! He is unfit to be a teacher! Kayong dapat mag-retire. Ano mang kasalanan namin? Don't play innocent, you little devil. Talagang dimunyita ka eh. Kayo ang demonyo! You should be expelled! Expelled! Bakit ako may expel? Talaga, magko-complain kami mga faculty members to make sure na mag-kick out ka rito. Get out of my sight before I start kicking you. You'll be sorry for this. Lecher! Manyak! Corruptor! Makikita mo, bukas sa bukas din, makakarating kayo din ito.
Para nyo ng awa, hindi naman totoo ang mga parata nyo sa akin. Kaya magdadali sa klinika para mapatunayan kung buntis ka nga o virgin ka pa. Oh, Gary, si Selena. Andun, sa lumang building. Oh, tara, tara. Bakit? Bakit? Come. Ay, dali kayo, bukas pa infirmary. There will be no blood at all. At this, ma'am, that's too much humiliation! Of course, you are in disgrace! No, that's not true! Unless you get your reading dirty books, D.H. Lawrence, ha! Ate! Gia, Jan! Ate, tinuluan mo ako, Ate! Ikaw, babata, ha? Huwag ka magkikailang wala ka nalaman dito, ha? Talagang ito aabutin ninyo. Bakakit ka rin kikik sa mga lalaki. Basta ka mukha kayo na kinin niyo. Siyan, huwag din naman idamay. Pinayipatay na huwag siya. Ate! Ate! Children, don't worry. This is just a check-up. We just want to know if she's pregnant. Or, I hate to say this. Still a virgin. What? What are you doing? Ate! Ate! You were just trying to help your sister? The doctor will tell us the truth. What truth? Ate! Malinis ako dyan! Tumahimik ka! Malinis ako! Hindi pala dito! Magkasigonan ka! Kawa kay sa akin! You don't have to be afraid of anything. Malinis ako dyan! Our doctor is a good man. Jack! Huwag ko lang! Huwag ko lang! Bakit mo mabuti! Jack! Maaway sa akin! Jack! Maaway sa akin! Jack! Mind waiting outside? She gonna have a baby? Buntis pa siya. Oh, kamusta ho, doktor? There's nothing wrong with her. She's still a virgin. Ha? Huh? But I don't understand. I don't know what to say. We made a terrible mistake. After all, it is our duty to protect the reputation of the university. Ang iniisip ko lang, ang kapakanan niyong kapatid. Baka naman sabihin ni Lucing eh, pinabayaan ko na kayo. Oh well, all's well that ends well. Paano si Cecilia? Do you realize what you've done to her? Mag-a-apologize din kami sa kanya. The poor girl. Oh, Cecilia, anak. Okay ka na ba? I'm sorry. But try to understand. It's just a natural mistake. Nagkamali kami. Layuan niyo siya! Mga hipokrita! Hipokrita! Merry Christmas! Thank you, ah. Sorry, wala akong regalo sa'yo, eh. Wala yun.
talaga ang sarap sa pinatayang lugar. Ang dami-daming kanto. I simply love it. Very rare species na reptile yan. Really? At bibigay ko. Oh! Starfish! Ang sarap ng mudan. Of course I do. PJ, I don't know what to do with it. Itong gift ko sa'yo. Thank you. Ito. Salamat sa inyo. Mamumurahin lang kayo. Tayo. Kasi si Yeho ito? Asan nga pala si Cecilia ko? Kaya ako pa nga siya hinahanap eh. Baka natutulog na yun. Oh, sige, samahan mo muna si Chuck Claudia ha. Tingnan ko kung nasa kwarto siya. To Herbert from Gabi. Sinong Gabi ba yan? Daniel David from Lucrecia. After that, magkakantahan tayong lahat, ha? Okay? The heart out of the bosom is never given in vain. Husman. Merry Christmas. Thank you. Aalis ka na? I'm sorry. Pinaaalis ka nila dahil sa iskandalo? Hindi, ako nag-resign. Pero bakit? Bakit ka aalis? I have to. Please try to understand. Pero alam naman nilang hindi totoo ang bitang nila sa'yo, ah. Sa atin? Hindi naman yun ang dahilan, eh. Talagang hindi ko lang matagal ang sistema nila dito. Their bigotry. Their stagnation. Their narrow and evil minds. You remember the story I told you about the young frog? Nobody believed him, so he left them. Dinala ko yung regalo mo eh. Kaya nakakaya makipag-exchange gift sa baba. At saka alam mo na, at sa Berta mo. Buksan mo. Salamat, Chudong. May ayun tinag-ikot dyan. Sa kanya ko nabili. Hindi ko alam ang size mo, kaya tinansya ko na lang. Pero kung di raw kasya, mapapalitan daw. Ang ganda, Chudong. Bukas daw babalik ang ayente. Sukat mo agad. Para kung di kasya, papapalitan. Sandali lang ha. Day of Christmas, my true love sent to me. What is on the third day? On the second day of Christmas, my true love sent to me. Two stars of love and a partridge on a pear tree. On the third day of Christmas, my true love sent to me. Three friends and two stars of
Alam kong hindi ka na ibibili ng tsaberta mo ng ganyan, kaya yan ang binigay ko. May kasama stockings yan. Ay, oo nga pala, meron ring stockings. Suot mo. Eh, pero hindi ho naman ito ginagamit dito eh. Sukat mo lang kung kasi ah. Sabi ng ahente, maraming kulay yan, baka gusto mo na ibang kulay. Sige, suot mo. Ibabaw ka ng kama, para hindi marumihan. Teka, tutulungan kita. Cecilia, that's impossible. Pero hindi man ako makakabigat sa'yo eh. Hindi naman ako malakas kumain ah. Marunong naman ako maglinis, maglaba, magluto, manahe. Dinisin kong kwarto mo, pupulutin ko mga papel na kinalat mo, tutulungan pa kita mag-check ng papers mo, igagawa pa kita ng sandwich kung gusto mo. Ganito! Five golden wreaths, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and the partridge on a pear tree! Oy! Oops! Ba ako sa'yo? Hindi ba ako katulad ng mga cheap girlfriends mo? Well, here's something that's not cheap. I may not be gorgeous, nor great, but I'm full of love. And that makes me feel big and beautiful. Pagkain pa sa Diyos ko! What you feel is not love. Not the kind of love you feel when you're older. Well, of course, flattered ako dahil sa akong napili mo. Kung magkasingidad lang ba tayo eh, linigawan na kita, baka akala mo. Tumuon tayo eh.
Sustentuhan kita. Pag-isipan mo mabuti. Hindi ko lang makaharap ang tsaberta mo pag hindi ako nakaubos ng 5 boteng beer. Pakiusap lang. Huwag mong pagsasabi ito. Kung hindi, hindi lang ikaw malilintikan. Pati ang dalawang kapatid. David, sa katapusan na buho ng bakasyon ang balik ninyo? Sa katapusan ng mundo. Mr. David, wala akong pakialam sa personal affair ng aking mga boarders. So, anytime you feel like coming back, all the time kayo sa akin. Bye, sir. Goodbye. Bye, sir. Bye, sir. Bagong taon ay magbagong buhay. I give up, Urtula. You're hopeless. You have a voice of a frog. Daniel, what's this? Are you leaving? Kailan ka babalik? But why? How silly. All this fuss about nothing. Hindi ba malinaw na lahat sa office ni Dean Evangelista? It was just a misunderstanding. Wala kang kasalanan at wala rin kasalanan si Cecilia. At nag-apologize na naman kami. We were just thinking of the welfare of the girl. Ito kasi si Urticalia, masyadong dinidibdib ang pagka-teacher niya. Sabi niyo sa akin noon tayo na sa isang maliit na university lamang. Pero hindi niyo sinabi sa akin na mas maliit pa lang utak ng ilan sa mga naririto. How dare you? Hindi ka pa tao, teacher na ako rito. Dumating ako dito, handang maglingkod sa kabataan. Matatag ang paniwalang misyon ng mga teacher, ang hanapin ang katotohanan. Palayain. At palawakin ang kaisipan. Is this a lecture? Yes, so pay attention. Sa pag-alis ko, malinaw na sa akin na dito, ang panlilin lang sa kapwa ang siyang katotohanan at hindi na makakalaya. Mga bulok at makikitin na isip. Pero Daniel, hindi naman lahat kami rito ay ganyan. I agree with you. I believe in your ideals. Won't you reconsider? I'll try to help you in any way I can, if you let me. Come, let bygones be bygones. Hindi ba yan ang hinihintay mo? Goodbye, ladies. Diyan ka ba? G3.
If you'll ask me to marry you any minute, do you think I'll say yes? Anong klaseng tanong yan? Pabalik ta rin kong tanong. Will you marry me any minute? Of course I will. I love you. Someday we'll have a house of our own. 12 kids then. No. Now. Marry me now. Ba't ganyan ka? Hindi na ako makakatagal sa bahay na yun. Kailangan layo mo ko doon. At si Corazon, at si Cecilia, ikaw na lang ang pag-asa ko. Pero Celine, hindi pa tayo handa. Nag-aaral pa ako. Ikaw rin. Your any minute is just as good as never. Mahihirapan tayo. Paano si Mama at Papa? Mabibigla sila. Kung kasal na tayo, wala na silang magagawa. You mean magtatanan tayo? Yun lang ang paraan, di ba? I can give myself to you any minute. Promise me one thing. No matter what happens, don't leave me. Don't leave me. Galit ka ba o ano? Ba't hindi ka nagtapat sa akin? Nagtapat ng ano? Akala ko iba ka. Yun ang nag-attract sa akin sa'yo. Akala ko iba ka, yun pala. Hindi kita maintindihan. Ba't hindi mo sinabi noona pa? Maunawaan ko naman ah. Ba't mo ako niloko, Selena? Ba't di mo ako diretsuhin? Hindi mo sinabing hindi ka na virgin. Di bali na, samahan mo ko't wala akong kasama. Maestra, kidaw ka ha, huwag ka magpapautang at ninyo sinusentis ngayon. Wala nang inusenteng ninyo ngayon. Lucretia, don't you want to catch butterflies? Magsisimba kami.
Eh, si Maestra Urtula. She doesn't go to church. She's a pagan. Corazon! Corazon! Hindi ko pa pala nabibigay sa iyo ang pamasko mo. Halika sa kwarto ng tia Berta mo at kunin mo. Saglit lang, Hotsang. Oh, saan nasunog ah? Wala, may regalo naman siya doon. Baka naman bunot para paglinising ka. Bala ko sana ibigay sa'yo ito nung Pasko eh, pero ngayon lang ako nakabili. Puksa mo. Talaga ka na, magugustuhan mo yan. Napamaskuhan ko na rin ng ate Selena mo. Salamat po, Chudong. Puksa mo na. Doon ko na lang bubuksan. Natatakot ka sa tsaberta mo? Huwag mong alalahanin yun, talagang ganun yun. Type mo ba? Eh, hindi ho ako nagsusuot ng ganito, Chong eh. Mamaya, malapit na ang summer. Sige, fit mo. Para kung hindi ka siya, papapalitan natin. Huwag ka na mahiya sa tsudong mo. Sige, fit mo sa banyo. Fit ba? Okay naman ah. Tama naman ang haba. Maluwag ba? Magandang tela ito, malamig sa katawan. Chong, salamat to. Alis na ho ako. Huwag, Chong! Ah!
Pumayag ka na! Aray! Kamusta na kayo ni G3? Hindi na siguro kami magkikita. Things have a way of turning out badly. Yung border mo sa taas. Umalis na eh. Mabuti pa si Corazon, tsaka si Gary. Okay na okay sila. Wala silang problema. Asan ba si Corazon? Nasa taas. May regalo daw ang tiyudong. Mabait si Dong. Lalo-lalo na sa kanyang mga pamangkin. Malaki malasakit niya. Sila lang ang palaging kinakampihan kung kinagagalitan ko ang mga bata. Pero anong ginawa nila? Pinatay nila si Dong. Kinatay nila parang hayop. Objection, Your Honor. Sustained. Anong masasabi mo sa karakter ng mga nasasakdal? Malandi siya. Makiri. 1 week pa lamang siyang bagong lipat sa eskwela namin. Ina-attract niya agad ang boom. Kung ang babae magbibigay ng motibo sa lalaki, di papatulan siya. Ninakaw niya ang boyfriend ko. At si Corazon, ganun din ba? Ano pa? First day lang nila sa boarding house, eh puro mga borders na lalaki natupag. Nandiyan na nakandahulog sa hagdanan. Nandiyan na nakandabapinggan dahil sa pakipakindatan sa mga lalaki, lalo-lalo na kay Gary. Gerald Bailen, my nephew. A relative of mine. Please tell us the incident that happened at school. One of the defendants was involved in a scandal with a male teacher. Which defendant? Cecilia Serrano. She reads sexually inclined books. Objection, Your Honor. Irrelevant and immaterial. Sustained. Just answer the question, please. What was the scandal? Well, everybody in the boarding house and in the school
was convinced that she and this male teacher, Daniel David, were having an affair. At bakit naman kayo nagkaroon ng ganoong hinala? Mula nung dumating ang magkakapatid na yan, inobserbahan na namin sila. Nakaluksa pa sila, pero flirt ng flirt sa mga boarders. They're rotten. Rotten to the core. Cecilia, Corazon, Celina. Hindi totoo yan! Hindi totoo yan! Order! Order in the court! Hindi totoo yan! Disula sila sa parusahan para masaktan sila. Wala silang laban! It's unfair! Gary, be quiet and sit down! Lord, take all this shit! I'm not your nephew! I'm your son! I'm your son! You illegitimate mother! I'm your son! I'm your son! I'm your son! Why don't you want me to call you mama? Mama! He wanted to rape you? Yes, Mom. It was violent. Sinasakal ni Selena. Is that why you had to defend yourself? Yes, Mom. Cross-examine. Ito ba ang gunting na ginamit mo? Opo. Pakilakasan lang ang sagot nang marinig ka ng hukuman. Ito ba ang gunting na ginamit mong pamatay kay Domingo Sunico? Opo. Ilang beses mo siyang sinaksak? Po. Ilang beses mong sinaksak si Domingo Sunico? Hindi ko na po matandaan. Isa, dalawa, tatlo, sampo, dalawampo, ilan? Maraming beses. Anim o pito. Your Honor, the autopsy shows that Mr. Domingo Sunico received 15 stab wounds, believed to have been caused by this weapon. Nakalimutan mo na rin ba kung nasaan ang biktima nang siya'y pinagsasasaksak mo ng 15 beses? Nasa bata mo. Naliligo. Nahulog siya doon. Nahulog o itinulak? Ewan ko po, hindi ko na po matandaan. Mabilis po ang mga pangyayari. Sinong tumulak sa kanya? Si Selena? Si Cecilia? O ikaw? Ewan ko po! Ewan ko po! Matapos laslasin ni Selena at tupukin ang kain ni Cecilia, bakit kailangan mo siyang saksakin ng paulit-ulit? Hindi ba kasigaw? Hindi ba kayo makatakbo para humingi ng tulong? Ewan ko po! Ewan ko po! Baka po kayo siya makabangon eh! At nang hindi siya makabangon at hindi siya makakilos, anong ginawa niyo? Ginawa? Hindi ba kayo tumawag ng doktor? Patay na po siya! Paano mo nalaman na patay na siya? Doktor ka ba? Bakit ka pumasok sa kwarto ni Domingo Sunico? Madalas mo bang gawin yon? Tinawag po niya ako. Hindi ka ba nagsuspecha noon na baka may balak siyang masama katulad ng sinabi mo? Hindi po. Ang sabi niya, meron naman daw po siyang regalo ibibigay para sa akin. At bakit ka naman niya reregaluhan samantalang 3 araw na nakalipas ang Pasko? Hindi ka ba nagtaka? Tiyo ko naman po siya. Tiyo mo? Kailan mo naramdaman na may tangka siyang gahasain ka? Pinasuot niya po sa akin ang nighties. At yakapin. At dinangkaya ako halikan. Panggagahasa na ba yon? Hindi kaya yun ay karinyo lamang ng isang tiyo sa kanyang pamangkin. Lagi ka bang nagsasabi ng totoo?
Hindi ka ba nagsisinungaling kahit minsan? Hindi ba totoo na may lihim na galit kayong magkakapatid sa Tia Berta niyo at kay Dong? Dahil sa pagmamahal na binubuhos ni Tia Berta niyo sa kanya? Dahil sa akala niyo, nilulustay ni Berta kay Dong ang kwartang pinagsalaan ng bahay at lupa niyo. Kaya hinintay niyo ang pagkakataon makaganti. Nang halos walang tao sa boarding house, ay inakyat niyo ang walang kamalay-malay na si Dong. Nagkunwari kang ginagahasa at pinagtulong-tulungan niyo siya. Hindi! Hindi! Sana isinumbong ko ang ginawa sa akin ni Chudong. Hindi sana umabot sa ganito ang pangyayari. Pero natakot ako. Dahil ang sabi niya, papatayin niya kaming tatlong magkakapatid kapag isinumbong ko siya. Kaya nang makita kong ginagawa niya kay Cora, parang nagdilim ang isipan ko. Nilabanan ko siya. Kasi ayaw kong mangyari kay Cora ang nangyari sa akin. Your Honor, we submit this medical certificate dated December 29 as defendant exhibit number 5 showing that the defendant, Celina Serrano, had been assaulted sexually. Has the prosecution examined the document? We have, Your Honor, and we accept the medical certificate. Let it be recorded then. And you may cross-examine. Thank you, Your Honor. Ilan taong ka na ba? 15 ho. Never been kissed, but badly damaged. Objection, Your Honor. I apologize for the remark. Are you a good girl, Selena? I try to be. Narinig mo ang testimonya ng mga teachers at kaklase mo. Malikot ka raw sa lalaki. At nagnanakaw ka raw ng boyfriend. Nagkakamali sila. Kaya? About the alleged rape, are you sure you were raped? Of course I'm sure. Paano mo natitiyak? Meron ka bang previous experience sa rape? Madalas ka bang ma-rape? Iniinsulto niyo yata ako, Piskal. Pero sasagutin ko kayo. Noon lang ako na-rape. Noon lang. What about sexual intercourse? Wala ka bang ibang experience? Wala. Your Honor, may I request Mr. Guillermo Gonzalez III to take the stand? Sumusumpa ka ba na ikaw ay magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang sa hukumang ito? Opo. Opo ka. Mr. Gonzalez, kilala mo bang nasasakdal na si Ms. Celina Serrano? Opo. Paano mo siya nakilala? Niligawan ko siya. Naging girlfriend ko siya. Gaano katagal mo siya niligawan bago mo siya napasagot? Isang linggo. Nung araw ng krimen, nagkita ba kayo ni Celina? Nag-date kami sa beach. Anong nangyari sa inyo doon? Mr. Gonzalez, let me remind you that you're under oath. Anong nangyari sa inyong dalawa doon sa romantikong pook na yon? Kailangan bang sagutin ko yun, Your Honor? You swore to tell the whole truth. Nag-usap kami, nag-swimming. Ano pa ang nangyari? We made love! You made love? You mean you had sexual intercourse? Yes! So you're actually admitting to this court that the statement made by Celina Serrano regarding the fact that she had had no previous sexual experience is a lie. But that was after the rape. After! I swear!
You're out of order. Pagkatapos nun, nagkita ba kayo muli? Hindi na. Bakit? Nakulong sila, di ba? Order! Order in the court! Sinabi mo, Mr. Gonzales, na naging girlfriend mo si Miss Selena Serrano noon. Nagbago ba ang feelings mo sa kanya? Mr. Gonzales? After we had made love, na-disappointed ako dahil... dahil natuklasan ko hindi na siya virgin. Na-hurt ako, Celine. Nabigla ako sa'yo. Akala ko pakawala ka. Pakawala? Didn't she tell you that she had been raped by her uncle? She did. But you didn't believe her, did you, Mr. Gonzales? Did you? You knew her so well. Did you believe that she had been raped by her uncle, Mr. Gonzales? You must answer. Nothing but the truth. Hindi ako naniwala sa kanya. That's all, Your Honor. I'm sorry, Celine. I'm sorry. Hindi ako naniwala sa'yo noon. Gulong-gulo kasi ang isip ko eh. That is all, Mr. Gonzales. But I believe you now. I love you. Miss na miss kita. Your Honor, I this want is not back. The place for... That's the truth, Celine. I can't live without you. We'll fight this together and we'll win. That's the whole truth. And nothing but the truth, I love you. So help me, God. I came as soon as I heard the news. Mabuti tumating kayo, sir. Pwede ko ba naman pabayaan ang one and only friend ko sa buong mundo? Ano kaya kung masilielektrika kami? Bagay kaya sa akin ang kalbo? Hey, don't talk that way. O di kaya ikulong kami ng habang buhay? They won't. But just suppose. Siguro paglabas ko sa bilangguan, matandang hukluban na ako. Siguro may mga apo ka na. Never. I'll wait for you. Isa lamang ang dapat ihatol sa mga nasasakdal. Guilty. Guilty as charged. At isa lamang ang dapat na maging parusa. Kapag buhay ang inutang, buhay din ang dapat na maging kabayaran. Niwala sila ni Katiting na Katibayan na magpapatotoo sa kanilang mga kasinungalingan. Noong ginagahasa raw si Selena, bakit wala man lang nakakita o nakarinig sa naganap? Maraming tao noon sa bahay, bakit sana'y maraming nakasaksi? Nobody knew because the alleged rape never happened. And if Selena was never raped, then it stands to reason that Corazon's story about Domingo Zunico's attempt on her is another lie. And the claims of the accused that they were just defending their lives and their honor is pure fantasy, fantasy and lies. They have not presented any credible evidence but their unsupported word. The word of underage children. Meron silang katibayan. Meron silang katibayan. Sa Claudia? What's going on? Who is this woman? Totoo lahat ang sinabi ng mga pamangking ko. Meron silang katibayan. Ako. Your Honor, I protest. This is a trick. Your Honor, this is Claudia Serrano, aunt of the accused. The case has been tried. I believe she has important evidence to submit.
No, this cannot be allowed. In the interest of justice. Order, order. There will be no fighting in the court. Nasaksihan mo bang lahat? Opo, kagalang-galang na ako. Naroon ako ng araw na yon. Narinig ko ang lahat. Totoong lahat ang iniulat ng mga batang ito. Sa bulat mula pa, nasaksihan ko na ang kalupitan ni Berta. Ang pagkahalimaw nito, ang pagkaingkit ng mga matatandang, ng kawalang malay ng mga batang ito, ng kanilang kapehan. Wala silang kasalanan. Claudia Serrano, please take the stand.